sa DWIZ. Programang sasamuhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karampol sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karampol sa DWIZ. Programang pwede kang mag-unshot. Pinakwinaw, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola! Maganda umaga. Welcome to Karambola. Kasama sa himpilan, Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angeles. DWIZ text line 0999-3766768. Ulitin po natin, 0999-3766768. We're also on Facebook Live and YouTube live streaming. Don't forget to like and share kahit di namin nakikita dahil wala pa kami internet dito sa studio. Seryoso to. Meanwhile, kasi yung conversion na gano'n na. Natuloy na yung IPO. Ah, successful daw. Siyempre, wow. Sasabihin ba naman nilang hindi? Pwede bang hindi? Hindi. Dapat sinabi nilang hindi sila nagbibigay ng service. Disclosure yun eh. Depende kasi kung saan successful. Successful ba sa mga investor o successful doon sa may-ari? Sa may-ari nga. Successful. Very successful. Very successful. Kasi nga ho, yung shares niya, kasama niya ibinenta sa publiko, hindi naman galing sa kumpanya. Yung hawak niya mismo. Yun ang sarap doon. Yun ang masarap doon. Pero di bali na yung mga subscribers, di ba? Oo, wala yun. Kasi ho kami rito, sumulat pa sa amin. Gano'ng katagal bago sumulat? Di ba? Ihulog mo pa yon, koreo, tapos padadala pa rito. Ganon yung sulat nila. At ang sinulat nila sa amin, mail. Ano ang account number nyo? Anak ng toko, hindi nyo alam ang account number namin. At susulat, parang ito si, ano pala, Supreme Court, si Leonin. Ala. Yan ang uso pala ngayon. Patagalin mo na lang. Patagalin mo na lang. Okay? Hindi nila alam ang account number namin. Bayad kami ng bayad sa kanila. Alam nila yung account number natin. At tapos etong ganito sa atin. In this age, ang email napakadali. Ang tawag, text, Viber napakadali. Kailangan kami sulatan para itanong ang aming account number. The best itong Converge na to. Ang may-ari ho nito si Dennis Uy ng Pampanga. Balita namin, malakas daw yan sa government ng Pampanga at saka sa Clark. Yan. Bago congratulations. Converge, sa inyo successful. Success. Na IPO. Congratulations din, Mr. Dennis Uy. Bilyonaryo ka na ngayon. Nakikiramay kami sa pamilya ni Mayor Isko Dumagoso. Namatay nanay. Namatay po yung mother niya, si Madam Rosario Dumagoso. At saka kay saka sa pamilya ni Sid Kunsunhi. The mother died. Nakikiramay din ako sa pamilyang Li Chaitu, namatay din yung kanilang patriarch, yung tatay. Yeah, sila Alex at si Annie at si Jeff. Ikiramay kami sa inyo. Okay. Ikiramay din kami sa signal ng Globe na wala na rin. Hindi, matagal na namatay. Matagal na wala na yan. Actually, malapit-lapit na yan sa ano. Mag-anniversaryo na? Hindi na natin dapat sinasabi yan. Kasi malapit. Matagal na yan Umasa pala ako, it's a vampire, minsan buhay. Okay, meanwhile, bago tayo Miss Universe representative, si Madam Miss Iloilo. Hindi ko pa po makita, wala kaming signal. Miss Universe Philippines. Yes. Bago ng franchise to. This is not Binibining Pilipinas. So, siya ang first Pilipinas Charities Miss Universe Philippines. Dati yung Binibining Pilipinas, yun ang pinadadala natin sa Miss Universe contest. So, ngayon, this is the first yata representative. First. Tama ba? Siya first. Akala ko dati si Katrina. At ito, una-una niya sinalihan. Well, pangalawa, syempre, yung Miss Iloilo yung una niya sinalihan. Of course. Tapos nanalo siya Miss Iloilo. Local. Tapos, dito siya ngayon. Yan. So, kaya lang meron. Ano to? Physical therapist.
Cum laude. Cum laude. Oh, physical therapist, cum laude. Pero hindi siya nag-practice, nagturo siya. Oh. Hmm. How old is she? 24 years. 23. Okay. Ang ganda naman eh. I saw the pictures. Hindi ko na panood, hindi ko na subaybayan. Kasi ang ganda siya. May lahing, ano, eh, may lahing Indian. Oh, nice. Alam mo naman, di ba? Noon nagsabog ng good looks ang Diyos. Yung mga Indian na doon sa harap eh. Totoo. Una sa pila. Nakauna sila sa pila. Tuli. Lalo na yung mga babae. Gaganda nila. Mm-hmm. Lalo na yung mga taga North. Yung Northern India. Gaganda. Gaganda. Kaya nga ang Bollywood, katumbas nila sa ganda yung Hollywood. Magaganda eh. Magaganda yung Manila. Ito. Pero hindi niya raw nakikita yung tatay niya. So, pinalaki siya nung nanay niya. So, single parent. Virtually single parent yung mother niya. Tapos, mukhang maganda ang hugis na, kasi nanalo siya sa swimsuit eh. So, okay. Tingin ko, yun ang nagustuhan ng judge sa kanya. Also, according to observers, ito yung ang daming magaganda. So, malaking feat talaga to ba dun sa nanalo. Itong batch daming, na to daw. Ang daming magaganda, ang daming magagaling magsalita, matatalino. So, medyo ano yan, ha? Malaking achievement yan para dun sa ating pero ito merong social conscience din eh. Kasi nga, nasa medical profession siya. Kasi PT siya. Therapist. So, during the yung COVID, umiikot siya sa mga various charities, NGOs. Tumutulong sa mga nasa hospital na nurses, doktor, ganon. May social conscience. So, ganun na huuso ngayon eh. Maganda ka nga, eh, damot mo naman. Kahit naman noon eh. Layo. Encourage talaga yung... Ito mo si Trixie. Hindi madamot. Oo. Aray ko naman. Damn, dude, faint face. Thank you. Ano? Eh, kasi naman, pag magbibigay ako, hindi ko na ina-advertise. Bakit pa? Iba kasi nag-advertise pa eh. Mm-hmm. Iba, may pictures pa. Automatic post. Oh, di ba? Yeah, ano na lang. Eh, syempre, ang headline eh, yung sagot niya, no? The best president they never had. Ah, si Madam Miriam. Si Miriam. Kasi Ilonggo din si Miriam. Ilongga. Naman. Buti na lang, hindi yung isang Ilonggo yung sinabi niya the best president they never had. Sino yung isang Ilonggo na naman? Nahirapan ako doon. Kapis? Kapis. Iloilo rin yun, di ba? Ilonggo rin yun. Never had, never will have, hopefully. Diba? Pero may, this is not without controversy, di ba? Kasi ano? Si Miss Tagig, si Miss Limono, naglabas siya ng mga hinanain. Ganon? Sa Instagram niya. Tapos syempre, ano sabi? Yung ano, by the way, ano ba siya, second runner-up? Something like that. Okay. Maganda din pala yung third, if I'm not mistaken, Quezon City, si Michelle Gumabaw. Maganda si Michelle. Anak ni Daniel Estraldan pala ito. Yes. So, she's very articulate. Saka volleyball player to. Star volleyball player. Gumabaw, Athlete, So, like I said, walang patapon. Ang gaganda nila lahat. Ang gaganda. At tatalino, tsaka marunong magsalita. So, that has been encouraged. Communication skills. So, pero si second runner-up, nagpo-post sa sa Instagram. Siyempre, mapapansin, no, na may mga Tumira allegations siya. Niya, yes. Siya na, si Madam Winner, ay nag-cheat. So, she brought her own hair and makeup artist. Mga ganon. Tapos has been seen fraternizing with the owner of the Miss Universe Philippines franchise. Mga ganon. Siya ba owner ngayon ng Miss Philippines? Si Chabit. Manong Chabit. Si Manong Kaya pala Chabit. Sa Baguio ginawa. Michelle Gumabaw, second. Second. Ang first runner-up, si Ismael, Miss Paranaque, Isabel. So, ang second third is Bohol. Mm. Mm-hmm.
Puro may, ano, may lahing foreign. Oo. Yung sa Miss Bohol, eh, Amelie Link. Wala daw sa top 5 si Mr. Gig. Okay. Hawkinson, yung number 4th. Cavite naman. Si Michelle lang ang ano rito. Pero siyempre, ano rin naman ha. May, si Dennis Roldan, may halong. May halong na yun. In fairness, matangkad. Matatangkad sa mga ito. May halong foreign. Parang improvement talaga. Feel force. Mga feel force sila. Feel foreigners. Pero ako, that shouldn't be an issue. Kasi sa sarili nating batas eh. Nagre-recognize tayo ng dual citizens. Hindi nga issue yan. Hindi naman issue. Never an issue. It should not be an issue. Pero ay, medyo naano lang ako na nagugulat lang. Pagka, ano, pansin mo dito, sinasabi natin parati blood. Hindi yung, ano, ay may ganitong blood. Hindi yung... May dugong, ano? Dugo talaga sa atin. Hindi itsura. We have an, ano... hindi itsura. We have parang a fixation on blood. Oo. Kasi... At saka hindi yung mga... yung mga masasamang qualities. May dugong. Halimbawa, may amoy. Diba? Aray. May sinasabi pag ano. Medyo racist na yun. Pero, may racist na. Hindi abig sabihin, pag dinescribe mo, hindi mo sinasabi yun. Yeah. Sa ibang lugar, yun ang nangunguna, yung masamang katangian ng mga tao. Ay, ganun. Diba? Meron ba ang ganun? Hindi, dito naman, ano eh, maayos tayo. Halimbawa, sasabihin mo, oy, ano, maganda ba siya? Mahaba buhok. Yan. Maganda ba? Nakumbait. Yan. Matalino. Matalino, yan. Ayun, madalas ko nadadanas yun. alam mo naman Pinoy, sa mga beauty pageant. Oo. Oo, talaga. Number one tayo dyan. National pastime lahat, yan. Lahat po ng piyesta ang nakuntahan. Meron. Meron yan. At iba-ibang klase. May pa-contest. May misis. Lola. May gay Philippines, may Ecuador, diba? Meron, meron. Ay, magaganda kaya ng mga contestants. Mas magaganda pa kasi sila eh. Totoo yan. Kasi napakagagaling magayos. Iba-iba. Ano na lang, pero para sa akin, yung mga, kasi normal yan yung merong kumukuda after, ano. Magagalit, etc. Pansinin natin sandali, pero in the end. Ng contest, ganyan. Iba pa rin yun na kasi nalo. Sa dami-dami na sumali, isa lang mananalo. Buti nga, pero ano, I like it na medyo maayos naman sila. Maganda yung mga, ano. Fair maganda lang naman na manalo si, ano. Nila, actually, any of them. Mm-hmm. Kahit sino doon sa top 5 o kahit siguro kahit sino doon sa mga top contestants. Top 15? Oo. Magaganda. Alam mo, patapon nga eh. Kaya nga, alam mo naman ang lahi ng Pilipino. Talaga. Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa dyan. Hindi kasi ako, ano eh, sumasabay sa national pastime. Bihira talaga. Bihira. Lalo na this weekend, ang daming ganap, daming nangyayari. Oo, ako binantayan ko kasi yung bagyo. Oo. But hindi yung bagyo. Yung bagyo ho. Signal number 3. Malupit yun. Matubig daw tong bagyo na to eh. Dito na sa Manila, medyo ano na eh. Sa dami nga ng ulan, kinatatakot ang... binabantayan yung Lahar flow sa Mayon. Kasi kailan lang ano yan eh. Naglalabas. Naglalabas. Ngayon, umulan. Dinabasa yun. Pwedeng maging ano yon, Lahar flow. Okay, binabantayan yon. Albay, Sursogon, Naga. Ayan, Bicol Region, tsaka Oriental Mindoro Province. Lahat ho dyan, suspendido muna ang pasok. Both classes and work. Lahat to yan. Ang pangalan nitong bagyo si Quinta. Quinta. Okay. Panlima, Quinta. Kasi di fifth. Lima. Okay. International name, Molave. Yan. Suspension ng classes dyan sa mga lugar na yan. Pero ang matindi sa Quezon, nag-evacuate. Wow, okay. Kasi bakit may storm surge? Yun ang aking nakatakot. Okay. Kasi facing the Pacific yan eh, Quezon. Ito yung problema natin rito. Paano yung distancing? Okay.
Okay, mm-hmm. Yan sa... sa evacuation center. Ayun. Yan ang problema. Yun ho. Ngayon, ang mm-hmm. siyempre, ang posisyon ng karambola dyan. Ito, lagi sinasabi ni John na to. Mm-hmm. Local government, uh-huh. dapat maging active kayo. Mm-hmm. Paano reglamento dyan kapag... Uh-huh. Diba? Dalawa na eh. Sino ba na doon sa ground? Barangay. Okay. Maaring yung municipality. Meron silang NDRRMO. Diba? Sa sarili nila. Yun ho ang kailangang talagang nakatutok dyan. Saka tumulong kayo kasi may mga ibang mga LGUs, hindi na nila kaya rin yung ano, kasi sila mismo nagka-problema na dapat rin yung mga official. May kaya para silang national network. Meron ding municipality. Hindi, habang may nag-evacuate lang. Diba, wala pa naman yung bagyo eh. Preparation lang to eh. Ang tutok dyan, yung LGU. Yung LGU. Total ho, wala namang pasok eh. So dati, kung ililikas yung mga tao, dadalhin lang sa isang paaralan. Di ngayon, gumamit kayong tatlo, apat, lima, anim, pito, sampo. Marami. Para merong... Malaki pa yung mga multi-purpose hall ninyo pinatatayo. Ngayon, ang pagbibigay ng tulong, ng relief goods, logistics ang problema. Well, ihingi tayo kayo ng tulong sa national ngayon. Okay. Handaan lang. Importante yung nakahanda. Mukha naman mga local government. Kasi dalawa minamanage mo, yung bagyo at yung COVID. Mukha naman mga local governments medyo aktibo sila. Proactive. Nag-raise ng code red daw si Danny Suarez. Sa governor siya. Okay. Kasi ano yan, isa sa mga pinakamalaking pinsala dyan sa Quezon. Oho. Baha talaga. Ngayon, isa pang warning. Dito, naalala niyo yung Undoy? Kung bakit, meron teorya kung bakit bumaha. Nagpakawala sa dam. Maaring possibility ho ito ngayon daw, sa ipo. Sa dami ng, maraming... Sa tubig. Okay. Nag-announce na ho, magre-release daw ng... Yung Ipo Dam nasa Bulacan yan, North Sagaray. Okay? Magre-release daw ng tubig. Okay. Baka nag-release na kanina umaga. Dapat calculated din naman yan. Taas-taas na raw ho kasi ng tubig dyan sa Ipo Dam. Ang normal nila ay 101 meters. Okay, taas. Ngayon. Lumagpas na ron. So, kailangan na magpakawala. Usually yung pupunta sa Bulacan, Habuno. Lahat siya, yun ang yung mga areas na... Strike anywhere yan. To whom it may concern. Marikina River, mga ganun. Kaya nga yan, San Miguel, may project na dyan, unsolicited. Okay. Nag-submit sila ng proposal. Mm-hmm. Magki-create ng spillway. Yes. Para yung pakakawala mong tubig, dire-diretso. Mm-hmm. O baka pwede ka pang mag... another impounding area somewhere. Okay. Doon sa spillway. Kaya ho nila pinopropose din yon para doon sa airport. Para pag sumasakaling dumating yung araw na malakas. Natayo na yung airport at lakas na ulan. Takot-takot na tubig ang pakakawala ng mga dams. Saan pupunta yon? Di ba papunta doon sa Manila Bay? Nasa ambay yung ating mga yung airport. Doon na. Part of their engineering plan, yung spillway na yan. Dapat talaga mag-ano. Isa pang ano dyan dapat nang gawin, itong dalawang water concessioner. Okay. Maglagay sila ng... Hindi pwede, pare. Agent lang sila. Parang sinabi mong MWSS ang gagawa niya. Hindi, yung dalawang water, agent lang yan. Sabagay, hindi na-realize mo na. Ano nga ang update pala dyan sa tubig? Kamusta na ang natin? Nagsalita ang Supreme Court Justice. Sana maayos na yung mga kaso doon. May mga kaso ang pending. Oo, kasi di ba ang tagal na ng mga cases na pinail natin. Yan yung mga kaso natin. Correct. Yung sa ano ba yung... mga yan, ang isang kaso natin dyan, precisely, is yung tungkol dun sa kontrata mismo. Correct. One. Well, ang sinabi niya... Foreign currency foreign adjustment rate. Yan, ako. Ganyan. Sewerage. Titataas. Kung yung, kumbaga, pasapalita. Kapag humihina ang piso, nako, papatungan tayo ng adjustment. Correct.
Pag lumalakas ang piso, well, wala rin. Hindi naman nila i-adjust. Hindi binabawas. Ganito ang ginagawa, tinitigil lang na pagtaas. Pero hindi bumabawas pa atras. Hindi. Ba't ganon? Kailangan ng bulaklak yung jowa eh. Hindi kasi nga, yung sabi ni Patrick T. Patrick T. Oh, the regulator. Yung kanyang tanggapan daw. Mm-hmm. Eh gagawin ng lahat para matulungan ang Pilipino. Baka bumaba ang gastusin sa tubig. Pilipino ba yung mga water concessionaires? May British, British dun sa ano eh, Manila Water. Sabi ho ni Diosdado Peralta, ang ating Chief Justice. Okay. Eh, pabibilisin niya raw yung desisyon doon sa mga petisyon. Kaso yan, napilitin itong Manila Water at Maynila. Okay. Nasundin yung nakasaad sa kontrata. Okay. Na kailangan may mga water treatment facilities. Okay. Ay, ngayon lang nila. Wala pa ho. Kasi may multa na to, di ba? After how many years of existence? Kailan ba? FDR? Kailan niya ba na final kaso? Ko, ano pa yan? Ba 2000 something pa yan. 20... Kailan ba ni-release sinanin? 2013? Hindi, earlier 10, pa. 20, earlier pa. 10, 98 sila, 97 ba sila nagkakontrata? Yung iba, yung unang... So ilang taon pala sila may kontrata? Napunan na yan. Correct. Foreign currency adjustment rate in the 90s yan. In the 90s yun. Nalala ko yan eh. Tapos yung iba, sunod-sunod. Marami yan. Under Republic Act 9275. Okay. Ang ibig sabihin ho niyan, yung Clean Water Act. Tagal na to eh. Itong mga water companies na to, dapat lahat tayo nakakonect ayon sa batas. Sewerage. Nakakonect tayo doon sa sewerage system. Yung sewerage system na yon, eh bago itapon yung tubig sa dagat, sa ilong, treated. So lahat ng households at ngayon, and businesses dapat naka-connect sa sewerage system. Daw. So may mga places na walang sewerage system. So ang obligasyon ng mga concessionaires natin is to build that sewerage system. Ang ito nangyayari, naman, hindi tataas naman ang tataas daw ang tsingil. Pero sinisingil na natin. Pag binibuild yun, yung mga households at saka businesses in that area will pay for that. Ilalagay yun sa bill. Okay? But wait, there's more. Pag kukonekta ka, at ikaw ang unang kukonekta, plus 30,000 yung bill mo. Matindi ang ano mo dyan. Matindi ang mga dyan. It's a charge ka. Kaching-kaching yan. Kahit hindi yung concessionaires yung gumawa ng sewerage pipes. Okay. Halimbawa, Quezon City has a sewerage system built in the early 20th century by the Americans. Okay. Bahagi hanggang yan ngayon, sa ano. Oo. Bahagi yan ng sistema ng ano ba 'to yung filtration plant, Balara filtration plant. So lahat ng mga nasa area na 'yon, UP and all of the nearby areas, nilagyan yan ng sewerage. Konektado sila ron. Hindi konektado yung mga households kasi para i-connect sila, i-charge sila ng mga water concessionaires ng something like 30,000 pesos to connect your house to the sewerage pipe. Wow. To think that ano ah. Connection rate lang yan. To think that 28% pa lang ano nila. Ang nabibuild in Metro Manila. And the entire concession areas. The entire concession areas. Additional. Ang ano nga dyan, ganito. There is one, there is one Ayala subdivision. This is an Ayala subdivision, ha? Dito. So, may UP. Dito. Ayala Heights. Ayala Heights. Ayala Heights. Ferndale. Okay. Malapit lang yan sa Malapit yung mga yan. Sa filtration plant. Yung mga sa MWSS mismo. Yung mga homeowners association, they were the ones who built their own. So tapos kaya, sisinisingil sila. Away ngayon yan. Away.
O, diba? Di man lang nila nilubayan, sarili nilang subdivision. Sabi, subdivision ninyo to. Dalawa. Dapat nilagay ninyo to eh. Doble single sila. So, ganun din. Uh-oh. If you look at your bill, diba, may charge dyan for sewerage. Sewerage. That they do not provide. Yes. So, instead, they require our houses to have Pozo Negro. Pozo Negro. Okay. Yung Pozo Negro na yon, para masagot daw nila, o sige, kasi kumukolekta kami ng sewerage, kami yung magde-drain ng Pozo Negro ninyo. Hmm. Magkano na kaya ngayon ng multa nitong dalawang to, Maynilad at saka Manila Water? Bilyonan na yan. Noon hong August of last year, so mahigit isang taon na yon. Yung desisyon ng Supreme Court, kailangan magbayad daw ng multa itong dalawa na to na 2 billion. Dahil hindi sinusunod yung batas, Clean Water Act, 2 billion. Okay? Ngayon, nasabi pa rin ng Supreme Court, hindi lang yan. Hanggat hindi nyo ginagawa yan, every day, 322,000 ang multa. Daily. Hindi lang yan. Meron yan na 10% increase. So may compounded interest to. Good luck. Hanggang, computing mo kaya, magkano na kaya yung 2 billion na yun? Diba? Pero tagal ng tagal, darating ang araw dyan. Sasabihin nila, imposible bayaran. Sa laki. Kaya nga, aking opinion, ang aking tingin, ang speculation ko, whatever. Kaya gustong maaga mag-decide nitong once and for all. Sabi ni, ang salitang ginamit niya, expedite the decision. Madaliin na. Diba? Kasi darating araw, sasabihin na naman niya, sige, babayaran namin yan, pero sobrang taas. Halimbawa, 10 billion na. Turnover natin yung... Maniningil kami. Hindi muna kami magbabayad sa MWS. Whatever. O, kapal. Marami. Alit na sisingilin namin ngayon, yung bayan. No? Alit na nga. Mabayaran daw nila yung multa na 2 billion. Pero ipapasa sa atin. Nga, yun yung request yan nila. Yan ang sabi nila. May motion for... paano yung more than 100 billion na kinita nyo? Motion binulsan nyo na. Bunuti nyo naman sa bulsan nyo. Ano yan? Sana hindi ito kasama dun sa 82 cases. Ano 82 cases? Milyonin. Na siya ang... Baka. Oh my gosh. Baka. Oo nga. Kailangan alamin natin. Yan. 82 cases na nakabitin. Baka kasama yan dun sa kanyang caseload. Wala mangyayari dun. Patay tayo dun. Pero sa clarify pa sila kung pwedeng i-pass on to the consumer. Isa yun. Tigas naman ang mukha nila. Mag-clarify. Ngayon kung chilyonin yan, pwede na nilang sabihin na... Na? Bakit kami may kasalanan? Hindi nyo dinidesisyonan. Justice Leonin to eh. Ayun. Walang desisyon eh. We were about to pay. Tama. Tama. Babaligtarin rin na lang nila. Dali. We wanted to pay. Hindi kayo nakadesisyon eh. Well, sa tingin ho ng Supreme Court Justice natin, itong si Peralta, kailangan daw yung facilities na yan, yung sewerage systems. Dahil gusto natin malinis ang ating mga ilog, ang Manila Bay, huling-huli. Kasi yung Manila Bay, lahat ng ilog, nandun, papunta dyan papunta. Yung mga dumi na wastewater sa papunta, di sa mga ilog. 11 yan, 11 tributaries. Yes. Lahat yan. Diyan papunta. Diyan papunta lahat yan. Yun. Sa amin yung yung concern ko is yung Buaya Creek. Quezon City yung dumadaan eh. Yun yung nasa banda, dadaan yun sa barangay namin. And any barangay na dinadaanan niya. Buti nga ang Quezon City, nilagyan na nila ng fencing para hindi ka nagtatapon. Na basura. Kasi maraming informal settlers sa sa tabing ilog. At saka naglagay din sila, local government, saka DNR, yung pangharang, yung mga basura. Pero dapat talaga, in-observe.
Dapat ano talaga. Ano kinukuha? Oh, yan. Eh, kasi bakal eh. Ninanakaw. Binibenta. Nakantoko talaga. Hindi daan dapat talaga. Ino-observe natin yung easement sa, ano, yes, sa mga bodies of water. Kasi, sa totoo lang, yung ilang meters ba yun? About 100 meters, if I'm not mistaken, from the, yung tabi ng tubig mismo. Uh-huh. Dapat walang dapat ano yan, dun. Ano yan, res nullius yan. Uh-huh. It belongs to the state only. Okay. Hindi ka pwede mag-build dyan, hindi ka pwede magpatitulo dyan, hindi ka pwedeng tumira dyan. Kasi, hindi, for safety reasons also, kasi pag tumasang tubig nga naman, sasagipin po mo pa yung mga taong yon. So, grabe yung cycle na yon. Babalik sila, maaanod na naman sila, sasagipin mo na naman sila, and then they return, and then nagka-clog ulit yung mga tributaries natin. So, we have to solve that once and for all. Yung ganyan. Ngayon, sabi ho ni Peralta, na yung mga yung mga barangay, kayo ang bahala sa mga barangay nyo pagdating sa mga ganyan. Ewan ko lang. Estero. Ang kaso, ano eh. Eh sa amin yung meron dating estero doon, tinakpan na eh. Iyon. Sa Caloocan. Dito kaya sa Manila. Patay. Tinakpan na. Nilagyan na ng kung ano. Ewan ko kung anong, paano nangyari yun. Oo. Kaya baha-baha doon eh. Maraming bahang lugar. Uh-huh. Kasi wala lalabasan ng tubig. Yun. Saan kayo? Sa second district? Yung sa, Old Caloocan? Malapit sa munisipyo. Ito ho, sabi ni Peralta, kaya raw nag-desisyon yung korte noon last year. Dahil ayon sa batas, 5 years ang ibinigay dito sa dalawang magiting sa ating magagaling na water concessionaires na agent lang daw sila. Manila and Manila Water. Agent lang daw sila. Okay. Within 5 years, itayo nyo ang sewerage system. Yan ang sabi ng batas. Kaya nga ho pinayagan silang maningil na maningil sa atin. Ngayon, wala naman na itayo. Ang words ni Peralta, and I quote, "They did not do anything." Yan. Patay. Yan ho ang sinabi ng Chief Justice. Expound tayo after the break. Ang oras they natin. They did not do anything. 836. Nagkamot lang ho. Ng kilay. Translate. Hindi, naningil pa. Ayun pa lang ginawa nila. Yan, naningil. Magaling sila sa singilan. Mabilis pa sa alas 4 yan eh. Bilis pa magputol. Babalik ang Carmola oras natin, 837 ng umaga. Carmola! DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Babalik ang Karambola kasama pa rin si Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ako po si Trixie Cruz Angela. Happy birthday, Miss Maru Pahati Sarne. Hi, happy birthday. Hi, Malu. Hi, Ma'am Malu. Tapusin ko lang itong ano, no? Kasi yung the law took effect in 2004. Okay. Sabi ng Chief Justice. So 5 years, dapat 2009, tapos na. Yes. Kaya sila, dinesisyonan 2009, 10 years later, na matapos yung kanilang deadline, nagkaroon ng decision ng Supreme Court, bayad kayo. Yeah. Kasi sumunod sa batas eh. Yes. Siyempre, sumagot yung dalawang magigiting nating concessioners. Ang pinakamamahal ni winner na concessioners na Manila Water and Manila. Ang agents sabi nila, lang daw sila. Yan. Hindi, ayon daw sa batas. They have until 2037 what? To comply. Of course kasi, not. Kasi may extension. Under Section 8. Nag-extension sila. Because of the extension? Okay, kung meron kayo hanggang 2037, bakit kayong palang, noon palang, naniningil na kayo sa amin? Correct. O di sana. Yan ang sagutin nyo ngayon. Bakit kayo naniningil? Para saan yun? Para saan yung sinisingil nyo? If you have until 2037, uulitin ko lang. Napakalaki ho na sinisingil sa atin yan. For sewerage fees. Ito pa. Kasi ha? Daw it's physically impossible to obey the law in 5 years. Physically. Okay ho, totoo yun. Pero gusto namin, meron kayong ginagawa. Nasaan wala man lang silang maipakita good faith effort. Yun ang sinasabi ng Chief Justice.
Wala kayong... They did not do anything. Wala man ng effort. Mga lahat nasa burden ng consumer. Ngayon, physically impossible. Okay. Tapos sumasali. Tapos sumasali pa kayo dito sa Banatan sa Dolomite. Di ba? Sumasali sila dyan sa bugbugan na yan eh. They come out with their own excuses. Oo, meron pa sila mga excuses. Ang dami nilang mga ginagawang ganon. Ano na yan eh, it's about time. Hindi po pwede yung ganon. Ang sabi ko kasi ng Supreme Court, pati MWSS, ipananagutan dyan. Siyempre. Ngayon, anong pananagutan ng MWSS doon? Mm-hmm. Ang bayad kasi, ang Maynila, doon sa Manila, multa. Na napakalaking multa. Yes. Okay. Saya-saya. Ano ngayon ang parusa sa MWSS? Batok? Kutos? Ano? Sisipain? Tatadyak? Ano? Wala. Bakit hindi sila nag-ano? Wala eh. Nag-enforce? Eh, yan ho ang problema natin eh. Itong MWSS eh. Hindi ako dahil sobrang kampi dun sa dalawa eh. Hindi, ganito. Hindi ako in favor of imposing a penalty right away. Sa MWSS? Oo. Yung ano muna, kuha muna ako ng... Hindi kaya pwedeng kulong? Hindi, freeze order muna ako. Kuha muna ako ng walang freeze ano. Order sa AMLAC. Para ano, para ma-inspect natin freeze yung mga order. Bank accounts nito mga kumag na to find out their motivations for this. Pareho yan, dito sa halos lahat pare-pareho sila in terms of yung the utilities, the basic utilities. Sa ano pagdating sa ano pagdating sa water MWSS pagdating sa telco NTC pagdating sa power ERC yan tatlong yan pangalan na nga na ERC Energy Regulatory Capture sino nga ba yan ang malaking problema tapos alam mo ang isa pang malaking which should be really not only reviewed but completely discarded. Sa atin sila kumukuha ng ano ah, capital X. Capital, yun na nga eh. Sa atin. Paano? Kasi yung ginagamit nila, yung singil nila sa atin. That's how they justify it to the MWSS. Oh, ay, yung tigas ng mukha. Patapos doon magkakaroon ng rate. Tapos kung mag-report sila, ganito na na-invest namin. Yan. Parang to justify their rates. Excuse me. May galing din sa atin yun. May creative accounting pa yan. Kasi binibilang nila yung pinatayo ng MWSS na sewerage and infrastructure as theirs. Kasi agent sila eh. Therefore, yung pinatayo ng MWSS, accomplishment din nila. Actually, yan ang malaking ano pagdating dito sa rate base. Capital basic, expenditure. Yung CAPEX, tapos yung operating expenses nila. Kasi, I don't think the MWSS and the ERC, and then of course the telco have any means by which they can really determine hindi nga naman naglagay ng capital yan eh pare saka nag-audit yung unang initial capital nila ginamit lang yung panlagay pagkatapos na ang asset yung asset base nila from the very start we didn't even have any idea kasi that asset is an asset of government diba? So yun ang asset base nila eh hindi natin yun. Hindi nila pwede sabihin sunk cost yun. Hindi pwede. Ang pinakamalaking investment nga dyan, yung dam. Ang buklaw, ipo, etc. Hindi naman sila nagpatayo na, natayo na. Anong in-invest nila? Yung mga pipes? Hindi din. Hindi rin eh. Nagpatayo tayo doon. Nagdagdag sila ng pipes. Yun ang investment nila. Tapos ang kita nila mahigit sa computation ng mga yung mga nagdidemanda dyan ng NGOs yung combined income nitong dalawa na to mahigit na sa 150 billion asan yung kanilang investment sa kayo naman lahat ng lahat ng dam lahat ng pinatayo ng gobyerno kanila din investment kaya nga creative accounting dito eh. Kasi lahat ng pinatayo ng gobyerno, accomplishment nila, we increased the infrastructure by so many pipes. Hindi naman sila nagpatayo. Kailangan daw, sabi ng Maynila, mag-invest sila ng 150 billion. Para 100% covered nila yung kanilang area. Ang warning naman itong Manila Water, kapag ginawa namin yan, ang tubig, tataas by
almost 800%. Ang kapal ng mukha nyo, tataas lang yan kasi ipapass on nyo yung dapat obligasyon ano ninyo. Ano na nangyari ho doon sa... Kinonekta na sa atin. Ano na nangyari doon sa tubo nyo noon? O, ano yung nangyari doon sa ano? Sa mga sinisingil dapat, nila sa atin. Dapat binabalik nyo. Kasama panay bulsa kasi ang ginawa nyo eh. Yan. Yan. Yeah, binibili sila ng well, flowers. Siyempre, matataas din yung sahod ng kanilang board. Sobra. Yung mga ex-cabinet members na nasa board nyo. Okay. Balikan mo, tignan mo, lahat ng naging cabinet, lahat ng naging board members niyan. Dalawang yan. Hmm. Ex-cabinet members. Kaloka kayo. Sinabihan daw ni, eto talaga to si Semato, ewan ko ba? Secretary Semato. Secretary of Health. Secretary of Health ba to? Sinabihan daw niya si Peralta. Na sila, ang DNR, nagsisimula na magtayo ng wastewater treatments. Eh bakit ho DNR? Singilin niya yung mga ano, send the bill to ano to the water concessionaires. Pero gusto niya raw pilitin nila itong dalawa. Pinipilit na itong dalawa. Magsimula na kayo. Mm-hmm. Kumbaga, show interest in it. Kahit baka ano, maawa naman ang taumbayan. Ano, good faith, compliance with the requirements in the contract. Eh, na-decision lang na nga kayo eh. Oh. Wala pa kayong good faith. Wala ang ginagawa. Na-decision na kayo eh. They did not binili nila. Ulitin ko lang. Motion for clarification. They did not do anything. Actually, wala, nagkamot lang talaga ng ano. Actually, nangulangot or something. Ano? Chip naman. Please be fair. Inayos. Pininturahan naman nila. Ayun! Ang laking bagay noon. Ito naman si Chip. Eh kasi kung hindi mo pinturahan, pangit naman tignan. Pangit ang dating noon. Ano ko napansin ha? Bakit parang yung makabayan lock hindi kumikibot tungkol sa tubig? Anong parang? Matagal na ba sila tumataginting ang katahimikan? Di ba dapat sila nangunguna sa mga ganyan? Oo, kasi basic utilities ito. So, tinanong daw si Peralta, Trixie, meron daw silang tinayo. Sabi daw ni Peralta, bayaan nyo, i-inspectioning ko yun. Patay kayo. Ayan, pupuntahan ni Chief Justice. Pag dumating si Chief Justice. I love this Chief Justice. Oo, talaga, patugtugan natin ng scene ni Darth Vader. Tignan natin gusto ko. Gusto ba yung mga ginagawa? Ang suggestion ko sa inyo, MWSS, Maynila at Manila. Ayusin nyo na yung pag-ano nyo, mga pintura. Ganyan nyo. Parang pagdating ni Chief Justice. Ang ganda ng pintura niya. Ngayon, alamin nyo na anong kanya favorite color. Kung blue man yan, blue yan. Okay? Kung red ang paborito niya, red yan. Ano ba? Lagyan nyo yan. Saka wag konti research naman. At saka, baka meron isang slogan na gusto ilagay. Ayan. Hindi graffiti, slogan. Slogan. Slogan di ba? Huwag yung wanga welcome. Hindi yun. Hindi yung ano, welcome President Rodrigo Roa Duterte. Wag, ganon. Hindi ganon. Welcome Chief Justice Diosdado. Diosdado Peralta. Wag yun, wag. Hindi ganon. Mag-research na kayo. Mag-research. Tapos imbitahin nyo din yung makabayan lock. Yan. Baka sakali. Yung mga kakampi niyo sa Kongreso. Yan, imbitahin nyo rin yung mga yan. Oo, kasi actually, basic human rights ito. Anti-terrorism ito. Basic well, human right. Yung access to clean water, basic human right. Yeah. Sabi ho na UN, yan, internet. Mm-hmm. Yes. Power. Yeah, basic. Transportation, basic na ho ngayon yan because of the modern life. Yes. Okay. Napag-usapan niya internet. Meron na, ito talaga, Oxford Business Group na ito. Binaon na naman itong ating mga telcos. Oxford Business Group. Yan daw ho sa kahinahina ng ating kasama-sama ng ating internet. Imbes na marami tayo magawa sa work from home, study from home, ayan. Nadal tayo. Bumagsak. Yung business continuity, sabi niya ho, yung ating daw pag gamit ng digital. Yung ating internet speeds, malayong-malayo tayo
sa ating mga kapitbahay. Kaya ngayon, ang economic, ang ating production, eh naiwan din. Yeah. Ayun ang resulta niyan. Pwede ba natin i-export yung ano? Yung mga telepos natin sa ibang bansa. Sila, doon na lang sila. Doon na lang sila, export na. Parang yung pag nag-export ng ano, basura yung mga ibang countries. Ah, fixed export broadband. Ito yung pinakamalakas na signal sa atin. Fixed broadband. Okay. Yan yung optic. Fiber optics. Fiber optic. Diretso yan. The sinukat nitong ano eh. Binasi nila sa speed test. Global speed index ng UCLA. Ang Pilipinas, 26 Mbps in September. Holy cow. Okay. Ako, 100 ang aking binibili. Pero 26 lang. Ang Singapore, 226. Estafa yan! So, mas mataas sila sa atin. May 200. Ang Thailand, 175 Mbps. Thailand dyan. Naku, yan ang number one kalaban natin sa negosyo. Siyempre, upcoming ang Vietnam. Hindi na ilagay dito sa report yung Vietnam. Pero I'm sure mas mataas sa atin yung Vietnam. Okay. 175 Thailand. Naiyak ako. So, ganito daw. Sa Pilipinas, hindi na work from home. Work near home. Pupunta ka doon sa maganda signal. Parang ako. Nasa work na nga, nakataas pa rin ang kamay, nag-develop ng signal. Parang pupunta ka sa neighborhood where it is, lalabas ka ng bahay, para ka pa nag-work from home. Para saan pa yun? Pwede bang ikabit yung telepono ko sa antena? Kasi hindi ko nakikita yung ano. Parang yung ano, parang yung dapat na gawin mo. Yung tower mismo ng ano ng dalawang telco na yan, dala-dala mo. Para lagi kami signal. Tigi-tigi isang tower lahat bawat tao sa Pilipinas. Ay, ano? May business opportunity sa kanila. Kung may gusto pera nila, sa tower. May pera sa tower. Yung maliliit lang, miniature. Baka pwede nilang gawin yon. Ito si pagbili nila ulit sa mga subscribers. Ito sinasabi nitong Oxford. Business group. Kasi ho, kaya nila nire-report ito. Kasi ang sabi nila, after the pandemic, namihasa na ang tao sa ganyan. Importante pa rin yung digital. Baka marami pa rin mag-work from home. Correct. Okay? Kung gano'n ang signal natin, paano yung mga tao na yun? Paano magiging productive? Yun ang kanilang punto. Hindi lang para sa COVID. Dahil after the COVID daw, the trend will continue. Daily life. Wala. Kasi walang mangyayari sa atin dito. Hindi lahat ng currently work from home ang babalik. Baka akala nyo mataas yung 26 Mbps, ha? Hindi. Kasi ho, ang demands ngayon, sa ganitong panahon, napakalalaki na. Video conferencing, yung mga ganon. Dito makapag-video conferencing ka, nag-flicker. Yung nawawala pang yun. Parang kinta. Yung intermittent rains. Yung mga nakong work from study na online. Patay yun. Diyos ko. Minsan pag Jurassic daw yung prof, hindi niya alam, nawawala na pala siya. Naputulat. Diretso. Tapos minsan, sila din, nawawala yung hindi mo naintindihan, di ba? Grabe. So, paano yun? Di ba? Yung mga ganyan, yung ibang mga schools, they make the lecture available online later on. Gagawing video and make it available. Pero hindi lahat po may ganon. So, uneven po yung nagiging quality ng pagtuturo dahil dyan. Kaya naman. Yan o mga nagnilalagot na yung Duterte. Telco, tubig, yan. Kuryente. Diyan siya galit na galit kasi nga lahat tayo apektado niyan . Kaya alam ko na kung anong irarason ngayon nung iba na nag-suggest na hindi pa ano yung mga nagkaklase ngayon. I-one grade higher na sila. Okay na, pumasa na sila lahat. Yan, patay. Kasi sasabi nila, hindi nga sila makaka-cope up dito sa ano eh. Sa telco eh. Pasin mo na lahat yan. Pasado na lahat. Give, kumbaga sa... Kasi mga telcos natin, magaling lang sila sa marketing eh. Pero yung services,
yung actual internet. Pag nakapasok ka na, nahuli ka na. Pag nahuli ka na, wala na silang pakialam. The best example ngayon, conference. Correct. Diba, isipin mo, isipin mo, mag-aayos lang eh, kailangan padala nila, hindi nila mapadala. Susulatan tayo. Pero ano pang sinabi, meron pang sinabi si Justice eh. Peralta, si Justice. Natalakay niya yung Sanasino case. Yes. Okay. Ano? Sabi niya, we did it. Kasi ang lumalabas ngayon, yung hanash dun sa kanya is, pinagbibintangan yung korte, we brought the issue to you. Wala kayong ginawa. Yun yung mga kakampi ni Reyna May Nasino. Okay. Yung mother ni Walang Libre. Ginawa ang Supreme Court. Wala daw ginawa ang Supreme Court. Kaya ayan, namatay ang bata. Teka, wait. Diba? Parang, ngayon, kung hindi kasalanan ni Duterte na namatay si Baby River, it's CJ the Supreme na. Court's case. It's the Supreme Court's fault. Kasi daw they ask na i-release si Reyna May ng Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, return to RTC. Bakit? Kasi may guarantee dun sa ating constitution of the right to bail, except pagka may certain laws na non-bailable siya. Okay. Like capital punishment where evidence of guilt is not strong. So, ang remedy nila is to ask for bail. Hindi sila nag-ask for bail. Ang gusto nila is i-release siya to breastfeed, i-release siya kasi bagong nanay siya, i-release siya for any other reason except using the right to bail. Mm-hmm. Or ginagamit nilang dahilan yung right to bail based on breastfeeding. Eh, wala naman yun sa saligang batas. Nakalagay doon, maliwanag, pag capital punishment, evidence of guilt is strong. De, kulong ka. No bail. So, yun ang sinasabi ni Justice Peralta. The remedy was to ask for bail. They did not do that. Kasi malinaw naman yung batas. So, ako, there's something that the Chief Justice did not say, but implied it is that ito yung requirements ng bail, hindi ka capital punishment, evidence of guilt is capital punishment, evidence of guilt is strong, no bail ka. Okay. So you only have to prove one of them. Let's say yung batas, hindi mo na madidisprove yan. Yung evidence ang paglalabanan ninyo. Now why didn't they do that? Nagsubmit ng evidence. To say that the evidence of guilt is not strong. Ang dami nilang hanash sa social media. Sinasabi nila na tanim daw yung mga barel. Oo, tama. Tanim yung ganong kalalaking barel. Tama. Ganong kadami. Tama. Tapos ganong kadami. Granada pa. Oo, madali siguro granada. Nabubulsa yan. Pero magtatanim ka ng mahahabang barel. Not bloody likely. Nakapagpa-acquit ako sa ganyan, ha? So, mali kayo. Kung yung mga sinasabi ninyong tanim-tanim na yan, ay may ebidensya kayo, meron kayong corroboration, meron kayong CCTV, something. Hindi pwedeng claim lang sa media. Pinakawalan siya. Oo, hindi pwedeng sa ina-argue ninyo yan sa media, naka-file pero, yung paso eh. Pero, they're waging the war in media, hindi naman because sa courts. Because they lost it in the trial court already. Ayaw. Hindi nila binibring up yung evidence of guilt is not strong. They could have applied for bail. So, anong sabi ni Chief Justice? Yan yung batas eh. Anong gagawin namin? Yun ang sabi niya. Sabi niya, they did everything that was within the power of the Supreme Court. It's not in the power of the Supreme Court to change the law. That power Congress belongs yun. To Congress. So, anong sinasabi nila na kasalanan ng Supreme Court to? Wala. Mm. It's propaganda noise for the people to lose faith in the justice system. Mm-hmm. Kaluka tong mga to. Yeah. Talaga, ang Supreme Court pa idadamay ninyo, ha? Mm. Pero, maganda yung mga binitawa ngayon Chief Justice. Tatlong issue yan, eh. Ano yung isa pa? Una nga yung tungkol sa water. Pangalawa, yung kay Lucino. Pangatlo, yung sa protest. Yung matagal? Yung sa, KBB. Hindi mo matagal, 4 years pa lang, eh. Sabagay, no? Matatapos na nga yung term, eh. 4 and a half years pa lang. 4 and a half years pa lang, eh. Sabi niya, mamaya pag-usapan natin. Sabi niya, before the filing of certificates of candidacy again for the 2022 elections, tapusin na natin yan.
pare, next year na yan. Next year na yan. Wow. Naku, ngayon nga, nagkakampanya na si Robredo eh. So, okay. No, she cannot campaign kasi na siya kakaanap. Naka-quarantine siya. Ah, ganun. Yes. Dahil na-expose daw siya sa COVID. Isang COVID patient. Ayun. So, we wish her well. Huwag naman sana siya magkasakit. Yes, paano naman tayo? Hindi naman tayo katulad ng ibang mga ano dyan. Kawawa naman yung mga bumili ng Converge. Shares. Hmm. You have our sympathies. Ang expectation daw, babagsak yung presyo. Bakit naman babagsak ang presyo? Sabi ng mga analysis ng stockbroker. Ay, hala talaga. Oo. Mahal daw yung pagkakapresyo. Ang presyo ng binigay ng Converge is 1680 pesos per share. Sabi ng mga analysts, sobrang taas. Based on their earnings. That's overpriced. Based on their earnings, ang price to earning ratio, 48 times. Uy! 48? 48 times price to earning ratio. Wow. So, nag-ano sila ng speculators? So, bumili dito. Nag-date sila ng speculators. Pagbukas na pagbukas sa market. Ngayon ang listing nito today. Pagbukas na pagbukas sa market, ang expectation nila, meron downward pressure. Okay. Ngayon, may ganitong practice niya sa IPO. So, supportahan niya nung nag-issue na kumpanya. Sasalo yan ng mga shares. Hanggang saan? Hala. Mataas yung kanilang initial price. Magbabalik ang... ano yan? Initial public offering yan? Yes. Well, yung mysteries. Yung iba. Merong primary at merong secondary. Ibig sabihin, si Dennis Uy nagbenta ng shares niya as secondary offering. Okay. Kasi kulang yung kumaga, kulang naman yung ino-offer ng kumpanya. Sige na nga, magsasacrifice na ako na inalagay ko yung offer. I want a lot of Filipinos to enjoy the benefit of owning Converge. Babalik ang karambola. Oras natin, 9:03 ng umaga. Karambola! Sa DWIZ. DWIZ! Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, umaga. Karambola, karambola. Babalik ang karambola kasama sa impilan Conrad Danal Jonathan de la Cruz. Ako po si Trixie Cruz Angela. Oh! So ngayon na nga pula. Pulang Pulang. Pulang tag. Panyo. Pulang tag. Tapis. Pulang tag. Red tagging daw. Red tag. Talaga. Kala ko kung ano ibig sabihin. Red tagging. Galit na naman yung kaliwa. Yung mga kaibigan ni Boss John. Paano ba sinasabi nila ngayon? Kasi inaaway nga ako ni Teddy Casino ngayon. Ah, si Ted. Kasi si General Parlade, alam naman natin, dati siyang, ewan ko kung bumalik na siya, pero siya yung the first na CEO ng NTF-LCAP, National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict. Okay. So, nung nag-guest si Lisa Soberano doon sa Gabriela, may statement siya na wino-warning nga niya si Lisa. Relax ka lang. Kumbaga, alamin mo kung sino yung mga itong nag-a-associate ka. Doon sa statement ni General Parlade, nabanggit niya yung kapatid ni Angel Locsin, si Ella. Okay. Ka-Ella. At nabanggit na nag-UG siya for a while. Subversive talaga. Member daw ng NPA. Tapos, sumagot yung panig ni na Angel. Tapos, sabi, hindi totoo yun. In fact, she's a mother. She's an Tapos may picture silang magpapamilya. Tapos, after that, sumagot si General Parlade. Naglabas ng intel. At sinabi na itong si was sa Quezon yata
nag-UG was involved in an encounter with the Marines. Tapos, may details tungkol dun. So, sumagot ngayon yung panig ni Angel. Tapos sabi, how could she have been in an encounter when she was enrolled at the time? Nag-post ng ano, ng transcript of records, more pictures. Umabot sa ganon. And then, after that, ano, di marami syempreng nagde-defend kay General Parlade kasi may momentum yung NTFL kake. Including kami, nirepost ko yung statement niya na yun. Sumagot ngayon ng company na Angel at sinasabi na ano, sa hukuman niyo patunayan yan. So ano yan, that this is not, you don't endanger people by calling them communists. Sabi niya, you don't endanger civilians in this communist witch hunt. Sabi ko, sir, sabi ko, madam, una-una, yung patunay-patunay na yan, kayo yung nag-i-engage sa social media. In other words, pumatol kayo kay General Parlade, tapos nang natalo kayo sa social media warfare ninyo, dapat sa court, hihirit kayo ng sa hukuman, dapat yan, prove it, bring your evidence to court and all that. In the middle of all this, after ng first statement ni General Parlade, ito namang si Sec. Lorenzana, so humirit din. And this time, yung hirit niya was, wala, as usual, wala sa tono si Sec. Lorenzana. Sabi niya, kung wala kang ebidensya, huwag kang magsalita. Ang sinasabihan niya, si General Parlade. Kaya nagkaroon ng statement si General Parlade kasi sinabi niya, for those who think I don't know what I'm talking about, oh, eto, si Kaela, ganito, ganito. So, si Sec. Lorenzana, may additional pa at sinabi pa niya na, I will convene the security groups, NTFL, pinapatawag si Esperanto. Over by the case way, of Ella? No, diba? Over the case of Lisa Soberano. And Catriona Gray. Ano ba, diba? Over the beauty queens and artista. Nakakaloka. Bakit? Kasi sinasabi niya, lumaki daw yung issue. What? So, sino ba nagpalaki ng issue? Eh, di syempre, dahil propaganda warfare to, kina-crank up yung machinery ng kaliwa. Si Sec. Lorenzana naman, automatic, kampi dun sa kabila. Gusto niyang pagalitan yung AFP, yung NTFL CAC. Sa akin, ang reaction ko, kahit sabihin pa nating mali si General Parlade dito, you don't shame your men in public. Gusto mong pagalitan mo in private. Alamin nyo kung ano yung strategy dito. And why are you talking evidence if this is a propaganda war? Bakit yung kabila ba, pag tinawag nilang berdugo si Duterte, nagbibigay ba silang ebidensya? Hindi lang berdugo. O, di ba? Fascista raw. Worse. Yung mga we are mo, under no? A fascist. At saka ano yan? Ano yan? Ano siya? Tuta siya. Ayan, yun na naman. Diba? Yung mga kumalik-anik. Yung mga ganyan. Bakit? Kung sa tingin ninyo, aus Duterte kayo. O sige, file na yun. Hanap kayo. Total, maraming kayong kakampi sa Makabayan Block. File kayo ng impeachment case. Hindi. Hirit lang. Dakdak lang ng dakdak. Pero anong sinabi? Pero nagbigay na ebidensya si General Parlade. So nagkakaroon na ngayon ng counter-evidensya, counter-evidensya, ganun. So nagbabangayan sila sa social media. Ang huling umaray, itong kampo ni na Angel Locsin, kasi yung sinasabi na nila, dun sa hukuman nyo dalhin, dun yung sa hukuman. Eh, pag dinala naman sa hukuman, sasabihin nila, ang hustisya sa Pilipinas ay para talaga, sa mayaman lang. Wala. Kasi kami, mahirap kami, kaya kami natatalo. Wala kang panalo sa propa. So bakit kayo sasali, Jen? Secretary Lorenzana, this is acoustic warfare. Alamin niyo muna kung ano yung pinakikialaman ninyo. Ngayon, kung may mga nagtatanong tuloy, bakit hindi nagfa-file ng kaso ang AFP? Eh, di ba dapat hulihin muna nila? Di ba? Dapat, hindi kaso to. Intindihin natin, this is a war in media. Ito nga yung sinasabi natin, yung hinuhuli yung simpatsya ng publiko, the hearts and minds of the public. Yan yung style ng kabila. Yan ang pinag-uusapan. Okay? So si Parlade, doon niya dinala yung kanyang gera din. Correct. Okay? Kasi na, ngayon, kung pumunta kayo sa korte, sino mauuna? Diba? Hindi mauuna AFP.
correct. Sila, nalalabanan nila kayo sa inyong sariling... Eh, sila nga yung umaray eh. Diba? Umaray sila nung una. O sige, kung sa tingin ninyo, yung mga sinasabi ni General Parlade constitutes a crime, fine, go ahead, file your case. Kayo yung naghahamon ng... Dali nyo yan sa hukuman. Kayo nga yung umaaray dyan. Umaray ba General Parlade? Wala. Ano, binabalik lang lahat ng hinagis ninyo. Dapat dapat filean din ng kaso si General Parlade if they're interested. Oh, game! Go! Tingnan natin sino sa atin iiyak. Yun ang pwedeng gawin doon. Na ikaw, ganitong ginagawa mo, you're shaming people, rinered tag mo, etc. And everything. That was well, no. I think, okay. Ano ngayon, ang laking issue yung red tagging. So, ano ko, bakit issue ang red tagging? Is it a crime? No. Is it a vice? No. Is it a defect? No. So, if you call somebody a communist, ano yun? Bakit masama yun? Diba? Lalong-lalo na kung talagang komunista ka. Well, what's wrong with being a communist? Kayo ba, mga komunista, nahihiya kayo na tawagin kayong komunista? Hindi kasi daw ma-endanger yung kanilang buhay. Sige, how? Yung buhay nila. How? Kasi may mga, ano, may mga grupo na unscrupulous, talagang walang ginagawa yan, kundi magiging hunter sila ng mga rinered tag. Ayan. Marami na ba yun? Marami na napatay? Oh. Marami na napatay? Hello, the 50s call. Wala pa ako nabalitaan. Ba't ganun? Mahina ako kasi sumagap ng balita. Ah, ganun. Yung mga ano, yung mga hindi nga na ano, sa mga kaya, kanayunan eh. Yun na ang ginagawa nila eh. Anong ginagawa nila? Yun talagang binabanatan. Nalaman lang na ito isang malaking... farmer ito eh, tapos kanya nang ginagawa. Ayan, nire-red tag siya. Ano? Yun ang wina-work out. Alam nyo, ang problema nitong kaliwa is that we can see right through them. Ang ano, ginagamit nila red tagging, parang, wow, it's the 1950s, it's the McCarthyist witch hunts. Diba? It's a witch hunt. Noong 1950s kasi, and then, when, sino ba yung FBI nun? Si J. Edgar Hoover. 50s and 60s. McCarthyist. Ito yung McCarthyist era. Ang noon, komunista ka pa lang, parang ang laking problema mo. Tsaka, ano, you're treated like a criminal. In our case kasi at that time, the anti-subversion law was still in place. Sa atin, meron tayong anti-subversion law where being a communist or a member of a communist party for a reason would make you kasi ang purpose ng party noon eh, to overthrow the government. Eh paano mo naman hindi outlaw 'yon? 'Di ba? Kung 'yun ang kung 'yun ang kanilang pakay. That's your main effort. And how do you overthrow a government? Well, gera 'yan. Ayun, diba? At this point, at this point in time, if you are just a member of the Communist Party na you're not taking up arms or whatever it is, okay ka lang. Diba? You should be happy. What's wrong? Naniniwala kayo dun sa ano? Naniniwala ko. Talaga namang itong bayan na ito ay talagang problema. The ownership of private property is the cause of all evil. Na meron namang punto. Itong oligarchic society natin ay talagang dapat buwagin. Hindi nga, kasi ayaw nila yung ganon na masabihan na communist siya. Kasi nga, because of the linkage with the NPA. Okay. Diba, hindi mo pwedeng ihiwalay yung Communist Party doon sa NPA. Dahil lang NPA, yung image ng NPA ngayon, sila eh salot. Hindi ko sinasabing salot talaga. Yan ang image ng NPA. Kasi yung mga naghahanap buhay, construction sa labas ng Maynila. Sinusunog yung equipment. Hinihinga ng revolutionary tax. Umaangal ang mga tao, lalo na sa Mindanao. Actually, ang ano... Nalalaman niya, ng mga taong bayan, doon na makikinabang sana, doon sa infrastructure na ginagawa doon. Malalaman nila sinunog yung... Sa development. Actually, ang isang, ano nga, ang isang hamon yata sa kanila ng mga armed forces at sa kanilang police is, sige, communist kayo, okay lang. Pero you have to denounce armed struggle. Yun ang ano, itong NPA. Kaya nga ayaw nila yung red tagging dahil nga doon sa naging image ng NPA. Kung talagang pure and simple political agenda, ideology,
Eba, eh, labanan yan sa ano, market of ideas. Correct. Diba? It's called the free marketplace of ideas. Ayan na nga yung ano yan. Let the 100 flowers bloom. Okay. Ayan na nga. Sa Europe, ang mga communist party, wala naman tie-up with the armed groups eh. Correct. Talagang political party lang sila. Saka nananalo sila. Nananalo. In many areas. May iba-iba hong antas yan eh. Communist Party, may Socialist Party, may Christian Democrats. Diba? Sok them. God them. Kaya so, yun ang, ano, so, ayan na ngayon. Yan, dyan na pumunta. Bakit naman nasasama si Ted? Kasi, nung nirepost ko yung statement ni General Parlade, it's outrageous for a lawyer to repost this. Sabi ni, ano, sabi ni Ted. Teddy Casino. You know what's outrageous, Teddy Casino? Ang dami kong alam. Ang dami kong alam sa ginagawa. You once accused me of spying for the military kasi may kliyente ako dun sa Morong 47. Who, by the way, was never included na dun sa 47 because I got her acquitted, I got her excluded from the charges sa probable cause pa lang. Pero kung ano, if I had a waiver of the ano, attorney-client privilege, edi matatalo kayo sa kaso ninyo. Yeah. Ang masama niyan, Teddy Casino goes after the only people who made a more nuanced response dito sa communist insurgency. We're the only ones, ako tsaka si Ahmed, we're the only ones na among the main bloggers who were saying na communism isn't a crime. Everybody else shortcut yan. Pula yan, komunista yan, dapat ano, equals terrorism. Hindi, we would explain the law, we would explain terrorism, we would explain the repeal of the Anti-Subversion Act, and explain that communism by itself is not a crime. And they would have benefited from that. Kasi they could already say na, komunista lang naman kami, what's wrong with that? No, they want their red-tagging narrative. Gusto nila, pag tinawag silang komunista, ay, it's a crime. Inaapi kami. Inaapi kami. Victim kami kasi tinatawag kaming komunista kahit komunista naman talaga kami. Kahit ang sinusulong namin ay mga socialist principles. Kahit nagsusubscribe kami dun sa Marxist or by this time Maoist ideology. Pero hindi. Hindi. They want to have their cake and eat it too. Diba? Ano? Cuba na lang at saka North Korea eh. Oo. Wala. Hindi. Ganito yun. Natatalo kasi sila sa propaganda warfare. So kailangan nilang tumira ng isang malaki-laki yung following para lumawak din yung reach ng kanilang message. That's all it was. Bakit ako idadawit? Alam naman ni Teddy Casino, kung narunong siya mag-research, na base dun sa ano, IRR ng cybercrimes law, reposting will not make you liable for a cyber libel. Assuming na libel yung kay General Parlade. Ngayon, gusto ninyo kaming idawit? By all means! Diba? Welcome to my playground if you take it to court. Good luck to you. Yun lang. Yun lang. Ah, sa ganun pala nangyari. Nag-ano si... Di, tapos gusto niya, nag-post siya ng link. Ito yung sagot ni Angel Locsin sa paratang ni General Parlade sabay post ng link ng Instagram niya. Dun sa sagot sa akin. Sabi ko, bakit? Bakit mo nililink? Gusto niya, wala na bang tao? Wala na bang nagbabasa kay Angel? Yung gusto ninyo sanang kandidato for Senate sa 2022, kailangan ninyo mag-create ng following. So, sasabit kayo dun sa followings namin. Che, kitang-kita kayo. Diba? I mean, hindi ako namimersonal sa kanila dati. Ang usapan dito is ideas, batas, concepts, prinsipyo. What is it that you want? Tapos, hihirit sila ng gano'n. Bakit di nyo masagot yung mga argumento ni General Parlade? Kailangan at tirahin ninyo yung mga re-repost. Talo kayo. Yun lang. yung mga magpapadala ng kape. Ngayon na ho. Ngayon na. Kasi lumamig yung kape. Lumalamig. Sinasabi ko sa inyo. Agahan niyo. At suggestion ko, yung mga tiga DA, magpadala na ngayon pa lang. Kasi aabutan na kayo. Ito na. Ayan, quotations. Yung magpa-file ng kaso ang DA sa Philippine Competition Commission dahil wini-withhold daw Nino. Ng mga importers at saka local producers yung mga nasa cold storage na mga poultry at saka pork. Nako. Kasi this year
dumoble ang ano, magkakaso sila. Oh, magkakaso sila. Walang moral suasion ng ating DA. Wala. Kasi nag- mo sabihin na at the mercy kayo. Oo. Nitong mga to. Yung ano ko bang love of country? Yan? Ito. So, talaga. Ito. Ang ano? Oh, ang, the mercy. Ano ba? Yung pork daw na nandiyan sa mga cold storage more than twice. That of last year. Ang naka-imbak. Ang naka-imbak. Hindi niyo pinapalabas. Tapos, ito sa ano, sa pork, 59,267 metric tons compared with 38,000 metric tons a year ago. Yung inventory niyo dyan. Pagkatapos sa pork, sa chicken naman, 83,000 ang mayroon dyan versus 22,000 lang last year. Oh. Ang 83,000 na naka-imbak? Metric ton. So, paano niya nalaman? Ba't hindi niyo pinapalabas yan? Nasa cold storage daw. Paano niya nalaman? Yan. Yan ang ganyang ano. The slow drawdown. Saan galing yung figure na yan? Eh, galing sa kanila. This is slow drawdown. Yan ang problema. Or small demand for frozen meat indicates most Filipinos. Kaya daw tumataas ang presyo. Yes. Mahigit daw ho sa 300 ang kilo ng baboy dito sa Manila. Payat yun, boss, yung estimate na yun. Diba? Nagagaling ko lang eh. Sa palengke. Payat yun. Iba-iba ho ang laro ng mga presyo ngayon ng baboy. Meron kang tinda, may makakakuha ka na 320, 340. Meron ng ganon, 350. Pag minalas-malas ka, tirahin ka ng 400. Loko naman yun, sobrang loko. Ito ho ang dahilan niyan, talagang bumaba ang ating fresh meat production. Why? Because of the Asian swine flu. African swine flu. Ganito ho yan. Okay. Noong ito yung analysis na sinag. Okay, yung sow. Ito inahin. Ang mga inahin ho, tinamaan yan. Okay. Nung sakit. So, nagpumatay ka ng inahin. Ano ibig sabihin nun? Mababawasan yung mga piglets, yung mga biik. Okay. Na maipakakalat ng mga piggery. Doon sa mga maliliit, sa mga backyard. At kitang-kita ho yan. At yan ang malaking dahilan kung bakit nagkaroon ng apparent shortage ng pork dito sa Luzon. Which triggered the importation. Further importation. Yan nagkaroon ng shortage sa Luzon. That is the culprit. The culprit was... Kasi nga nagkaroon ng swine fever. Bakit nagkaroon ng ISF? Umpisahan nyo dun. Dahil sa importation. Ayun. Hindi naman yan. Diba? As early as ngayon, 2 years ago, we raised the alarm. Ito si Dar, lumaktaw. Ay, ang daming nakalagay dyan sa cold storage. Cold storage. Although, siyempre, hindi pa naman natin verified na totoo ba yung nakalagay sa cold storage. But the fact of the matter, talaga may shortage. ng fresh meat importation. Fresh meat importation tuloy. Fresh meat production. Kasi dalawa lang daw yan, dalawa. Either itong mga traders nito ay talagang wini-withhold nila yung withdrawals na nandiyan sa cold storage ng mga products, or Filipinos now prefer fresh. Newly slaughtered. Dati naman ganyan eh. Ngayon, it doesn't matter. Yung mga nasa storage kasi, ginagamit ho yan nung mga processors. So, yung mga big, like... Like si Dio, yung mga mechanic, pure foods, mga ganyan ho. Okay? Yan ang ginagamit nila. Ngayon, kung tumaas man yung inventory dyan, maaaring nag-slow down ng production yung mga yun. Maraming dahilan dyan. Pero para sabihin nyo yan ang source ng ating karne sa Metro Manila, baka nananaginip tayo. Dahil fresh meat talaga ang binibili natin dito. Sa supermarket nga, fresh meat pa rin eh.
Saka dalawa ang binibili dyan, fresh meat pa rin, galing din ho sa Katayan yun. Uh-huh. Kaya dalawang ano dyan, yung mga producers mismo, medyo maski na meron sana sakit, na ma-workout nila yan, kasi kung talagang may demand, continuing demand ang fresh meat, kaya lang, hindi na sila masyado nag-produce niyan sapagkat hindi ng importation. Ito raw, 40% ang nawala sa mga inahin. 40%? Eh, saan ka kukuha ng big? Pag walang inahin. I-import na naman. Tapos nataas na naman yung rate ng ASF. So ngayon, grabing vicious cycle yan, ha? Oh. Although, yeah. Yun ang estimate ng mga private companies dito sa Luzon. Total daw sa Pilipinas, ang nawala na sow, 9%, almost 10%, from 1.6 million heads. Hindi pala. Dahil daw sa bumagsak ang sow population, yung mga fatteners, ito yung pinalalaki. Okay. Yun ang bumagsak din. Pero ano, from 3 million to 1.6 million heads. Ang laki noon. Pero from 3 million to 1.6 million heads. Why? Hindi naman, pero ano yan, naging justification din yan sa super importation. Ayan. Super importation. Grabe ang ginawa. Ang suggestion kasi na sinag noon. Sa Visayas, wala namang shortage. Kasi hindi sila tinamaan ng ASF. Luzon at saka Mindanao ang tinamaan. Sa Visayas. Ang sabi nila, ba't hindi nyo iship yung mga baboy dyan sa Visayas? Katay na. Katay na and everything. Okay. Dadarin dito. Hindi naman live eh. I-process na doon. Tapos dadali sa piano para to augment the supply in Metro Manila. Hindi nila gagawin yun. Hindi ginawa. Kasi ang preference, importation. Importation. At saka, ngayon, dahil sa brilliance ng DA, sino ho ngayon ang sumasalo ng mga kalokohan nangyayari? Consumers! Ay, thank you! Mahal na naman ang baboy. Inaasan nyo na naman sa amin yung katangahan nyo. Ano bang ginawa ninyo? Sinabi ninyo, sige, may ASF, etc., etc. Ano bang ginawa ninyo unang-una para yung transmission ng problema na yan? Transmission. Wala, may ginawa ba kayo? Number two. May subsidy ba kayo for yung the small racers? Yung mga sinabi ninyo na kailangan, sige, mag-ano kayo dyan, ikal ninyo, patayin ninyo yung mga merong may sakit, pero ito yung aming bibigay sa inyo para mag-ano ulit kayo. Ayos ulit kayo. Hindi naman nyo binigay. Nagalit na tuloy si Dar, parin Jonat. Nagalit nga. The department will not hesitate to file cartel charges. Pupunta sila sa Philippine Competition. They will not hesitate because they might not file it at all. They will not hesitate. Sana pinail mo na lang. Sila baga atubili. Wag nang magsasalita ng baby. Bakit inuunan nyo yung announcement na bago yung filing? Pwede file ba filing muna? Tapos saka ka mag-announce. Kasi yung linggo-linggo, tumataas. Ako linggo-linggo ako namamalengke, Trixie. Okay? Kami din. 20 pesos to 40 pesos ang tinataas dyan every week. Depende sa cut. Kung medyo mahilig ka sa lechong kawali, mas mahal yun. Ang sinasabi nga natin ganito, 360, 380, ganyan. There are measures that you can do, and one of them is yung the safeguard measure is, di sabihin mo sa kanila, o itong mga ano ninyo, itong mga nandito sa cold storage na ito, ilabas ninyo yan. Ayaw naman nilang gawin yun eh. Pwede ba hindi nila kayang gawin yun? Sabihan nila yung mga yung mga nandiyan sa cold storage. Ilabas ninyo yung mga yan para yung price ng mag-stabilize. Paano nila pwede hindi ginagawa yun? Ng DA hindi yan. Naman daw shortage ang problema. Sabi ni Dar. Hindi na shortage. Under supply lang. Ang sinasabi niya, hindi shortage ang problema. Kasi meron. Ang dami dyan sa cold storage na yan. Kaya lang, slow ang withdrawal ninyo. Eh, di sabihin mo sa kanila,
Bilisan ninyo yan. Hindi, ito. Sabihan mo na kagad na hoarding na yan. Oh. Ang bagal nyo maglabas eh. Then that's hoarding. Hoarding. Kasi price manipulation. Oo. Kasi storage kayo eh. Kasi storage, nagtataasan ng presyo. Nag-virtual shortage sa market. Tapos hindi nyo nilalabas yan. Bakit? Pinapataas nyo pa yung presyo. Oo, pinapataas yung presyo. Bago nyo ilabas. Oo. Ah, bakit? Ah, ganun ba yan? Oh, yes. Bakit kayo pupunta pa sa Price Competition Commission? Di ba? Kayo na magsalita. Tumas na eh. Oh, what's wrong with you? What are you waiting for? Mm-hmm. Eh, inuuna yata nila na ano, na bawalan ng cooperatives na mag-import ng bigas. Eh kasi daw, kaya rin, eto, nagsalita yung cold chain storage. Okay. Cold Chain Association of the Philippines. Nagsalita. Eh kasi daw, kaya hindi sila nagre-release. Eh, wala namang bumibili sa mahal. Hindi totoo yan. Ha? May bibili kung lang maglabas kayo. Eh kasi kung naglabas kayo, di ba baba yung presyo? Ano di ba? Di mas maraming bibili. Eh mahal eh. Paano bibilin? Kasi hindi nila ilalabas yon at the previous price. Ilalabas. Ganito yung economics pare mathematics eh. Ang presyo ngayon, 360. Oh, let's say 360. Ilalabas ko yan at 360. Diba? Lahat ng mga merong stock, ilalabas yan at 360. O walang bibili dahil mahal. Konti lang ang bibili. E di masisira lang, ba't nila ilalabas? Hindi, mag-adjust sila. Kaya kanila, kinakalkula nila ano yung demand. The thing here is, somebody should break that. Hoarding na ito. This is hoarding. This is hoarding. Because if the price previously was 240 or 260, and you have a lot of products in your cold storage, di maintainin mo yung 260 kasi yan naman 260 na yan na, computed na yan, you already have profit. It's not as if wala kang profit dyan. Kasi bakit dati 260 nakakapaglabas ka? Profiteering na ngayon. Talaga, holding yan lahat. Price manipulation. Pero pare kasi ang situation is eto yung ano yun dyan yun, kung if you're talking of free market, ang situation talaga kulang ang pork. Okay? Kasalanan ng DA yun. Okay. Kasi even before, si Dar, sinasabi niya na 45%, 45 days shortfall. Kumbaga, yung kakainin natin pork ng 45 days, mawawala dahil sa ASF. At ang kanyang measure is to allow more importation. Oh. Yung mga importation na yan, importer na yan, free market din ang thinking niyan. So you're not breaking the cycle of ano, nung ang decision no, they could have taken advantage of the COVID situation. Because, kaya ka nagpapa-import because you are saying that this is the kailangan magkaroon ng supply. Supply, kaya ka binigyan ng permit eh. Eh ganyan din yung bigas eh. Kaya nga. Nag-i-import sila, ang dami-dami supply, tinitira nila yung farmers. Pero yung presyo sa palengke, pareho pa din. That's what we are saying. So yung free market forces here, they're not working. That's what we are trying to say. Na itong mga ito, there are safeguard measures. Kaya nga. The safeguard measure nga is, when there is a demand, and you know there is a demand, kaya ka binibigyan din dahil yung local supply mo wala. Kaya ka pinapa-import, ito yung permit mo. Hanggang doon ka lang. Kasi yan ang estimate mo eh. In the next 45 days, this is going to be the shortfall. O ito, tirahin mo na. Warningan ko na to, parin Jonathan, ngayon pa lang. Ito mga supplier ng pork na to. Yan. Mabuti pa, i-release nyo release na yung pork. Mga ano nyo. Kung hindi, si Darho, i-accuse kayo na you do not love your country. Magbabalik ako. Lagot kayo. Lagot kayo. Kapag, ano. Ang taas na ay, problema natakot yun. Naman sila doon. Matatakot. Magbabalik ako. Karambola, oras natin, 9:36 ng umaga. Karambola! Sa DWIZ. DWIZ. Natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Oh, karambola, karambola, umaga. Pagbabalik ang karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan Dela Cruz, ako po si Dixie Cruz. Hello. Oh! Ayaw magpabate, meron lang akong gustong ano. Okay. Itong si Merced. Destahod Giolata.
ayaw niya daw, pwede raw ba wag na nating batiin yung kanyang kapatid na si Crispina Destaho Tapulado dahil okay. Birthday ngayon yan si Crispina. Mm. Ay, sorry Crispina, ayaw ka ipabati ng kapatid mo na si Merced. Pabatiin ka pa naman sana namin. Pabatiin ka sana namin eh. Sabi ni Merced, wag daw batiin si Crispina okay. Destaho Tapulado. Oh. Yung kapatid mo talaga si Merced, oh. Sutil, ano? Oo. Ayaw kang pabating happy birthday. Ayan. Tuloy. Ito pa. Sobra po akong avid listener ninyo. Mm-hmm. Sobra akong naaaliw sa inyo. Mm-hmm. Nawawala ang stress ko mm-hmm. kapag pinakikinggan ko kayo mm-hmm. mula Lunes hanggang Biyernes. Yeah. Sana po, wag nyo ring batiin ang kapatid ko. Nakikinig din po siya ngayon. Happy 79th birthday po. Oy. Pero hindi niya sinabi ang pangalan. Mm. Yun ang problema. Mm-hmm. Ito. Ay, hindi. Yung pala galing kay Merced. Ayun. Ayun yung kanyang bati. MRT 3 at LRT 1 must be interconnected to PITX. PITX for convenience. Mm-hmm. Sino bang magaling na nakaisip ng location ng PITX? Mm-hmm. At talaga ho, dapat interconnected yan. Eh, yung problema nga, hindi nangyayari pa. Hindi pa mas na, pina, meron silang programang stand ganun. Stand-alone pa lang siya. Stand-alone pa rin siya hanggang ngayon. Ayun. Bakit ganun? Ang hindi naka-stand-alone si Laila De Lima. Ayun kung bakit. Nananawagan yung mga minority senators na pakawalan daw si Laila. Bakit? 3 years na daw siyang walang katarungan na nakapiit sa bilangguan. Ba't niya sagutin yung kaso niya? Hindi, sabi na kasi daw, may dalawang witnesses na nagsabi, mga taga, isang taga anti-money laundering council, tapos yung isa taga PIDEA, na so, wala daw wala link. Yes. Ano ba yan? Walang link to... So pag may nagsabing... lahat na nakakulong ngayon sa Bilibid o sa Muntinlupa, pag may nagsabi lang, ako wala kasalanan yan, kakawalan natin. There are two things here. Kasi ang sinasabi, na the senator was not involved in any suspicious transaction. Yes. Okay, AMLAC. Unang-una, hindi naman siguro tangat kalahati si Laila De Lima na diretsyong magpapadeposito sa drug lord dun sa pangalan niya. At sa pangalan diba? Niya. Cash nga ho eh. Cash transaction yan. At diba, ang go-between nga is si Ronnie Dayan. So, pointless itong witness statement na ito. Ngayon, PIDEA, ganun din. The senator was not involved in any suspicious transaction. Teka muna, what are you trying to prove? We're not trying to prove that Laila De Lima was the one who sold it. In fact, ang charge sa kanya is being involved as a government official. Kasi DOJ secretary siya at ang drug transactions at saka yung mga bentahan nasa loob ng Bilibid, which is under her jurisdiction. So, what are they trying to prove? Gusto nila sabihin si Laila hindi nagbebenta ng droga. Given! Uh-huh. Hindi siya mismo ang nagbebenta ng droga. Pero? Nagbe-benefit siya. But she... Hindi niya hinuhuli yung nagbebenta. At saka, she abetted the transactions kasi DOJ secretary siya at alam niyang nagbebentahan doon. Yun. Ang unang-unang witness kasi natawagin ninyo para maging maliwanag yan ay walang iba kundi si Mayor Benji Magalong. Yan. Yan ang witness. Yan. Kasi siyang gumawa ng programa dapat yan. Siya yung dapat magre-raid. He was to lead the CIDG yata siya nun. He was supposed to lead the raiding team dyan sa Bilibid. Saka meron na silang programa, lahat, etc. Kasi ang balita, pa nga noon was, pati manufacture na sa loob. So manufacture and trading nangyayari dyan sa loob. So kinoordinate sa DOJ, kinoordinate na on the day before the planned raid, pinatawag si General Magalong at sinabing NBI ang magkoconduct ng raid, hindi kayo. Sila nag-research, sila yung may informants, sila yung nag-map out ng kanilang raid. Eh baka naman sa tingin niya mas magaling talaga yung NBI. Eh bakit hindi nila kinundak? Alin? Walang raid. Nakalimutan. Oh, nakalimutan kasi... Kasi mas magaling sila. Mas magaling sila, nakalimutan nila kasi busy. Hindi. Hindi raid kasi, it was a visit. Visit.
Magkaiba ang rate at saka visit. Tawag na nanay ko dyan pag merong dumadalaw ng ganyan, visit. Buisit. Yan, yeah, mga visitors. Ay, sabi nito, oh. Ang nagsabi kasi nung sinasabi ni Trixie, yung abogado ni Leila. Oo, oh, nagsasalita dyan. Abogado ni Leila. Yung visit? So, oo. Oh, hala, nasa mga walang link, walang media, link. Wala siya link. But that's a conclusion. Unang-una, pag sinabi mong there is no link, nag-conclude ka na. Ang nangyari, these witnesses just said walang evidence sila to indicate yun lang naman na ang purpose doon eh. Ang purpose doon, para yung, lumabas na api. Ayan. Pero the conclusion is not drawn by the witnesses. It's drawn by the lawyer of Leila. Eh, bakit tayo maniniwala doon? Mm-hmm. Siyempre, kahit naman lahat ng abogado ng mga taong nasa loob ng bilibid, sinasabi din nila, walang kasalanan yung kliyente ko. Sabi ni Vic ng Bustos, Trixie. Ano daw? Yung MWSS. Okay. Yan ang tanggapan. Tanggapan. Tanggapan ni Patrick T. Ayan. Bisibin office ni Patrick T. Okay. Parang telco rin yan. Okay. Pahirap. Mm-hmm. Okay. Ang problema sa telco raw, yung unstable ang signal. Mm-hmm. Yan din yung sinasabi natin, intermittent. Mm-hmm. So, nag-text uli. Yeah. Hinabol niya. By the way, PLDT nga ang gamit ko. Ikaw naman, B. Ikaw naman. Satin. Hindi naman namin tinatanong eh. Very subtle. Kung anong ginagamit mo. Hinabol mo pa yung PLDT ang ginagamit. Ako din, PLDT. Ang laki din ang problema ko dyan. Hanggang ngayon, naibalik na nga yung aking signal cable. Kulang-kulang. At tinatanong ko bakit gano'n, ang daming channel na wala. At hanggang ngayon, hindi pa masagot. Sarap na service natin dito sa Pilipinas. Diyos sa mga na. Yan, telco. Sabi Convergence. Converge. Ha? Snail Converge mail na. Ang ginamit to communicate with us. Hindi sila nag-PM sila sa Facebook. Sa Facebook sila. Hindi man lang tayo in-email, ha? They could have emailed. Yung nagkahawak dito. Hindi, narinig tila basta tayo. Basta marami silang, Darling, kung investigasyon ito, nabaril na kayo. Sabi ni 4184, good morning. Humirit na naman si Risa Hontiveros. Paimbestigahan daw niya si Parlade, mas lalong kumapalang mukha nitong si Risa ang paulit-ulit na. Pwede talaga siya. Gusto kasi si Senator Risa nagparinig kay General Parlade na nung umakyat ka sa Commission on Appointments, para kang tupa. Wala ka pang yung mga ang bait-bait mo tapos ngayon ganyan ka. Tapos sabi pa ni Risa, sa susunod na umakyat ka sa Commission on Appointments, babantayan kita. Aabangan kita. Di bantayan mo. Di go. Sino tinakot mo? Huwag ka na mag-aabang. At saka yan? Yung ginagamit mo yung power ng Commission on Appointments to get personal with somebody who expressed manakot. Views that are just different from your own. Tsaka between you and General Parlade, alam na natin kung sinong mas ano. Sinong mas matinong public servant. Yan. Diba? Yan hindi nandadaya sa election si Parlade. Grabe. Hindi na wala naman ako sinabing may nandaya. Sinabi ko si Parlade hindi nandadaya sa election. Mm-hmm. At saka hindi nagkakakontrol. At wala hong pork barrel yan si Parlade. Okay? Ano ba? At saka hindi tumatanggap yan ng lobby money. Ay, ganun? Oo. At hindi nagkaka-issue sa PhilHealth. Ubas. President Duterte must execute Article 12 of the 1987 Constitution to oust the greedy oligarchs and rent seekers from public utilities. Article 12. Tingnan nga natin yan. Yung Article 12 na yan. Hindi ko matingnan kasi wala akong signal eh. Leche kayo. Talagang yan si
Secretary Lorenzana eh talagang ano, amboy na amboy ang dati. May problema talaga si Sec Lorenzana. Kasi yung mga statements na unang-una, ano, aiding and abetting siya dito kay Lenny Robredo. Sinisecurity briefing, nag-umpisa yan, nag-security briefing sila sa Vice President no, out of the country si Pangulo. Ala, regular na yung security briefing. Bakit? Eh, ano rin eh, security concern din natin itong Vice President eh, di ba? Nakasuhan na nga ng minsan. O sige, hindi umabot ng probable cause. Pero umabot dun sa point na yung mga people that she often is associated with ay nakakasuhan ng ano, inciting to sedition. Ano ba? Tapos, in-exonerate niya nung sinabi ni, at the time, Vice Mayor Pulong Duterte, sinabi niya na, oh, si Trillanes, si Robredo, yan, ano, involved sila in a conspiracy to try to oust the president. Anong sinabi ni Lorenzana? Without fact-checking, without talking to Vice Pulong, without asking anybody, fake news yan. Walang tinawag niya fake news si Vice Pulong. Tapos walang ano, hindi ganyan, ano, walang ganyan si Vice President. Uy, judge, jury, executioner, wala pang ebidensya, humirit ka na. Sarap. 487-3446. Hindi po masama maging komunista, ang masama ay ang paggamit ng terorismo at dahas. Correct. Correct ka dyan. Ito. Ito, hindi raw masama ang cash aid. Sabi ni Cynthia Villar. Kasi yung solusyon nila, dahil sa kahirapan na inaabot ng mga farmers, magbigay daw ng cash aid. Okay. At kukunin yon doon sa mga tariff na nalikom. Background lang, last week ho, kasi sabi ni Cynthia Villar, tigil na yung importation ng mga co-op. Ah, pwede na lang mag-import kami. Ibig sabihin yung mga korporasyon. Tsaka yung mga traders. Ngayon, para matulungan yung farmers, eh, bibigyan ng cash aid. 5,000 daw per farmer. Grabe. Hindi ho 5,000 yan. Yun ang sabi kasi ng Senado. 5,000 daw per farmer. Mangyayari ho dyan dahil... underestimated yung number ng farmers na sinasabi ng Senado. At totoong figure ho, eh mas malaki, mahigit 1,000,000 ang ating rice farmers. So aabutin lang sila ng 2,700. 2,700 ang cash aid. Magkano ho ang nalulugi ng farmers? Okay. 10,000 per hectare. Okay. So bibigyan mo ng limos. Na 2,700. At para sa'yo, solve na ang problema. Kasi mareklamo itong mga farmers eh. Nalulugi lang kayo ng 10,000 per hectare. Kumbaga, bibigyan namin kayo ng 2,700. Tumahimik na kayo. Buying silence. Sabi ho ng FFF, hindi solusyon yan eh. Kawawa yung mga farmers. Diba, asan na yung pride mo? Hindi yung limos ang kailangan. Na nagtatrabaho ka sa lupa at binubuhay mo yung iyong pamilya, pinaaral mo anak mo sa sarili mong pawis at pagod. Bibigyan mo ng cash aid na 2,700. Ano yun, limos? Anong tingin limos niya sa gano'ng kaliit ang tingin niya sa sarili niya? Pag ganyan. Sabi ho ng FFF, ito ang solusyon eh. Diba, pwede naman may safeguard measures na pwede. Tagal na natin sinasabi. Temporary, ititigil mo import, you impose higher punitive duties. Yan. At nakasaad ho yan sa batas. Pero ayaw gawin ng Senado. Ang mga solusyon nila, co-op, tigil ang import nyo. Kami na lang. Kami na lang pwede mag-import. Yes, let's concentrate the money in your corporation. Ayan. Napakaganda ho ng Senado natin. Lahat yung mga yan, yung mga import, lahat yung may safeguard measures. Yung ngayon sinasabi, there is an executive act. There is executive act. RA 8800, Republic Act. It authorizes temporary duties on imports. Kapag kapag yung importation ho ay pinapatay ang domestic production. Nandyan ho yan, nasa batas yan. Lalo na bakit na, ayaw galawin? Lalo Lidar? Na sa food security. Food security. Anong batas yun? Land Use Act?
R-A. Sorry, mali. Wala pa pala tayo. Iyo. Wala pa pala tayo. Wala pa yung lupa. Wala pa yan, wala pa yan. Land use, so, puro land use, ito, puro lupa kayo. Nalito lang. Mali naman, mali. Ito, tinatanong tuloy. Kay Attorney Trixie, violative po ba sa anti-terrorism yung law kung hihikayatin ko, mga kapwa ko magsasaka dito sa amin na wag na muna magtanim ng palay kung ganito kababa ngayon ang presyo ng palay? Hindi. Ah, anti ano? Oh, hindi siya destruction of property. Ah, economic sabotage. Hindi din. Hindi rin? Yung importation pa, pwedeng economic sabotage. Ayun. Pero yung ano, kasi ganito yun eh. Kasi ganito yung connection nun. Pag ikaw naghikayat sa mga magsasaka, magtanim. Di ba? Masisisi ngayon yung rice tarification law. Okay. Masisisi, ano, kung bakit ganon. At yung mga authors nito. At ang mga authors na yan. And therefore... Saka yung chairman ng Agriculture Committee sa Senado. Ayan. Dapat kasi, ang, para hindi ka violative, ito. Kaya suggestion ni Jonathan. 5834738. Pwede mo hikayatin na wag na magtanim dahil ang baba ng presyo ng malay sa ngayon. Pero isama mo na rin na hindi na rin pwede mag-import ang co-op. Ayun! Yeah! Yeah, medyo ano ka. Balansyado ka. Balansyado. Medyo ano ka. Medyo ano ka. Ano ka? They will look kindly on you. Dahil ang mga co-op ho yan ang problema eh. So yung batas pala na pinag-uusapan, yung hybrid election law. Ay ba? Hindi pwede yan. Hindi rin pwede yung hybrid. Hindi pwede. Ang hirap mandaya eh. Kapag kailangan yung mga batas natin yung mapapadali. Halimbawa, mapapadali na mamatay ang mga rice farmers. Mapapadali ang dayaan sa eleksyon. Mapapadali ang pwede pagiging... Pwede ka mag-number one kahit hindi ka number one. Ang pagiging... billionaire mo sa Forbes list. Yan, mapapadali. Kailangan mapadali ano, lahat yung batas. Pati yung importation ng mga pork at lahat ng poultry at lahat yan, ng ano, essential. Yun yung mga backyard pa hog raisers natin. Kailangan mamatay na yung mga yan. Kailangan magkanda lugi-lugi. Para naman yung mga importers natin. Pag gumanda-ganda ang kanilang... sumagana ang buhay. Baka mapunta rin sila sa Forbes list. At wala silang kakumpetensya sa refrigeration. Oo. Kasi itong mga locals, isipin mo, gusto din nilang magpa-refrigerate. Hindi naman pwede. Kalain mo. Hindi naman pwede. Hindi naman kayo imported. Correct. Eh. Oh. Correct. Tsaka mataas na ho ang demand sa refrigerated warehouse marami na nag-iingat. Dahil yung gamot. Yung gamot lang di ho eh. Nandiyan din ho yan. 19 billion pesos siya today. Meron din. Huwag na ho kayo sumali doon. Huwag na kayo sumali. Yan. Sige, nakakaloka. Tsaka wala namang ano. Tsaka wag na kayong magsasabit-sabit ng tarpaulin, ha? Na persona na nagrata ang ano, CPP, NPA, NDF. Nagagalit si Mayor sa inyo. Pero, susuporta naman kayo ni DILG Secretary Anyo. Tinanggal na ho daw yung ano, good news to sa mga nagbabalak na mag-abroad. Tinanggal na ng IATF. Ng, yung limit sa pagpapadala ng construction workers. May limit tayo because of the pandemic. Ano? Yes. Philippine Overseas Labor Offices. Okay. Abroad. Nagsabi raw na ang daming gustong mag-empleyo ng mga Pilipino construction workers. Okay. Kaso dito sa atin, nagkaroon tayo ng limitation. Uh-huh. Okay? Ngayon daw, ang policy na ng gobyerno, tatanggalin na yan limit na yan. Lift na yan. Ang problema lang mga nag-overseas ganito, unti-unti nagkakaroon na nalilift yung mga prohibition na paglabas. Ang problema, tignan po ninyo yung papasukan ninyo ng mga bansa kung ano yung mga restrictions kasi restricted sila. Ang dami sila. Meron daw nag-utos na to si Bello. Yung Polo, ang tawag ko dyan eh, Philippine Overseas Labor Offices. Okay. Alam ni Jonah to dahil involved siya dyan noon. Matagal na panahon na. Sa Middle East ka ba pare? Sa Saudi Arabia, magsimula na ulit mag-ano daw, mag-document
ng overseas Filipino workers dyan. Kasi sinara yan eh. Oh. Okay. Last year, ang policy natin, to limit, kasi sobrang demand dito ng construction eh. Ngayon, kaya nauubos yung mga skill. Halimbawa, welder. Oo nga, no? Kailangan yung training mo pa. Ang problema nga, yung pupunta mo, halimbawa Saudi Arabia, ang daming restrictions. Noo, kailangan alamin mo rin. Alamin mo dapat, kasi halimbawa, kailangan mag-RT-PCR ka dito. After 3 days, baka hindi ka makalabas dahil sa visa mo. Another RT. Another 10,000 pesos. Another 10,000 pesos. Sakit nun. Yung ganung klase. Ang hirap bawiin nun. Tapos pagdating mo doon, baka ma-quarantine ka pa. Yung mga ganung. Madami. Maraming salamat kay Rachel Dibbs, Julie Merano, Bench McNabs, Jose Castro, para dun sa mga nagpadala ng pangkape. Bakit puro kape yung pinapadala ninyo? Oo nga. Ba't wala tsokolate man lang? Chocolate. Yung mga ganun. Empanada. Hindi pa ako nagsasawa sa empanadang kaliskis. Wala kasi sa Metro Manila. Wala nga. Sa Bulacan ang gagaling. Maraming salamat sa nag-iigay. Binabati ko si Ma'am Annette Magno. Yes. Ay. Na nagkataon lang na pareho sila ng magulang ni GM June Magno. Pareho lang sila? Oo. Nagkataon lang. It's just a coincidence. Pareho sila ng magulang. So, isa sa mga... Since birth ba yan? Maraming salamat sa pagsubaybay sa karambolan nitong araw na ito. Ang tabayanan, susunod na programa. Yes, yes, nyo. Tupasyo with Doc Chelejano, Ms. Tara Saldivar, and Attorney Ferdy Tupasyo. May tambayan po mamaya. Interview namin si General Parlade. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pangtalaga sa iba't ibang mga isyu dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.